Binawian ng buhay sa edad na 29 anyos ang Korean actress na si Kim Mi-soo noong Miyerkules, January 5, 2022. Ang pagkamatay ng Snowdrop star ay kinumpirma mismo ng kanyang agency na Landscape Entertainment, ngunit hindi nabanggit ang dahilan ng kanyang pagkamatay. Sa statement na inilabas sa Korean media, sinabi ng agency na, "Kim suddenly passed away on January 5. The bereaved family is heartbroken by the news. Please refrain from reporting false rumors or speculation so that the family can mourn in peace." Ayon pa sa statement, gagawin ng pamilya na pribado ang funeral na aktres. Bago nasawi, napanood muna si Kim sa mga K-drama na Hi Bye Mama, Into the Ring, The School Nurse Files, Yumi Sales at Hellbound. Sa series na Snowdrop, ginagampanan ni Kim ang supporting role na aktivistang estudyante na si Yoo Jong-min at nakatira sa dormitoryo kasama ng bidang si Jisoo ng grupong Blackpink. Kung hindi binawian ang buhay, mag-30 anyo sana si Kim sa darating na March 16. Inamin na ni Gerald Anderson at Julia Barreto ang kanilang relasyon. Matapos magkaroon ng isang anak, ay naghiwalay na rin si LJ Reyes at Paolo. Malungkot na balita dahil hiwalay na rin sina Janine Gutierrez at River Cruz after 4 years of being... Tuluyan ang naghiwalay sina Mark Heras at Winwin Marquez matapos ang 2 years. Huling-huli ng isang aktres ang kanyang dating mister na nakikipaghalikan sa isang lalaking foreigner. Hinabol ng itak ng isang aktor ang kabit ng kanyang misis. Nagulantang ang isang aktres matapos na makita niya na may 4 na paa ng parehong lalaki sa ilalim ng kumot sa kama ng condo unit ng kanyang boyfriend. Naibulsa ng Pinoy film na Latay o Battered Husband ang Gold Award sa second nagbigay watch. Ng karangalan sa bansa si John Arcilia matapos na mapanalunan nito ang Volpi Cup. Tuloy-tuloy sa paghahakot ng international award ang pelikulang Dana Farbe o Your Colors sa English matapos na mapanalunan nito ang Best German Feature Film sa Berlin Film Festival. Back-to-back na parangal ang natanggap ng Pinoy animated film na Tela sa Toronto Indie Shorts at sa Reale Film Festival na gawa ng 23 anyos na si Zachary John Conlu.